Ang actual expenses mo ng traveling, 39.7 million. Tapos ang hinihingi mong budget, 1,399 million? Oh, nasa ang katarungan dyan? Malinis ba yan? Gawain ba yan ng hindi magnanakaw? Magandang araw, mga kababayan. At ito ang ating panibagong update. Parang kumuha ng bato itong pamunuan ni House Speaker Martin Romualdez at ipinukpok sa kanyang ulo dahil sa kanyang ginawang pagpatawag sa East Imini sa anchor na si Ka Eric, kung saan ay nagtanong kung magkano nga ba ang totoong travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. Totoo nga ba umano na 1.8 billion? So, hinarap nila at pinakitaan sila ng 39.7 ata million lamang. So, napakalayo. Pero alam nyo ba, mga kababayan, dahil dyan, ang mga Pilipino ay nag-research kasama nga dyan itong Batikang political analyst na si Sasot. At dito, na-find out niya, mga kababayan, na ang totoong budget pala or gaa ng House of Representatives para sa travel fund, alam nyo ba kung bakit at kung magkano, ay 2.66 billion, mga kababayan natin. So, mas malaki pa sa tinatanong ni Ka Eric. At kung hindi nila nagastos, ngayon ay katapusan na ng buwan, saan mapupunta ang perang ito? At paano nila gastusin ngayon ang mahigit 2 billion sa loob ng isang buwan ang kanilang travel expenses? At hindi lang yan, mga kababayan po natin, kung mayroon silang mahigit 2 billion na travel fund, bakit ba sila nag-request ng 1.3 billion umano na panibagong travel fund? So pag i-plus mo yan, may gitatlong billion na. At kung tatanungin nga si Sas, pwede umano ito ma-divert sa savings at magagamit sa ibang proyekto. At dito na umano, mangyayari ang legalized corruption. Kagunayin niyan, mga kababayan, narito po ang video. Tapusin natin hanggang sa dulo para makuha natin ang punto na sinasabi ni Sasot. Pindon, ang sabi ni Ka Eric kasi meron daw siyang information na nakalap at ginawa niya ito in a form of question na totoo ba na 1.8 billion ang travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. Ngayon, during the franchise, during the legislative hearing ng franchise ng SM&I, pinagsalita ng mga congressman under oath ang financial officer ng House of Representatives. Okay? Pinagsalita nila at pinaalam sa publiko magkano ba ang nagastos na traveling expenses ng Kongreso. Okay. Ang sabi ng financial officer ng Kongreso, so far, so mula January up to this day, ang travel expenses daw ng Kongreso, including Martin Romualdez travel expenses, 2023, ang inilagay sa kanilang budget for travel expenses ay around 2.66 billion. Okay? 2.066 billion. Okay? So, 2023 GAA yan or General Appropriations Act. Okay? Ito kailangan nyo itong malaman para hindi kayo naluloko ng mga politiko. 2.066 billion. Narinig nyo ba ako? 2.066 billion. Yaan ang nasa 2023 General Appropriations Act na travel expenses ng House of Representatives. Okay? 2.066 billion. Tapos sabi nila kahapon, ang nagagastos daw nila ay 39.7 million. Okay? So, kung ikaw na walang alam, diba? Kung hindi mo alam kung paano tumatakbo ang gobyerno, sasabihin mo na, wow, ang galing naman ng House of Representatives. 2.066 billion ang hiningi nila, pero ang nagagastos pala nila is 39.7 million. So, magkano yan? So, 2.066
2.066 billion minus 39.7 billion. So, bilyones pa rin ang pinag-uusapan, mga kababayan po natin. Nag-uumapaw na pira po yan. Imagine mo, namumurglema tayo dahil sobrang mahal ng mga pangunahing bilihin sa ating bansa, na kailangan ng mga subsidiya ng mga farmers po natin para mabilis ang pag-farming at magiging mababa ang presyo nitong mga produktong pang-agrikultura na hindi na kailangan natin mag-import. Pero ang ginagawa, mga kababayan, ang pera, ayan, nakatago sa House of Representatives at inihahanda na lang ata yan para sa magiging legalized corruption. Nako po, mukhang sila yung napapahamak sa ginawa nila sa SMNI, mga kababayan. Billion. So, merong natitira pang 2 billion, 6 million, 2 bil, around 2 billion, 6, 2 billion, 26 million. Around yan. Okay. Natitira pa. Okay. For 2023, ng traveling expenses, ang nagastos lang daw nila, proud pa sila, ay 39.7 million. Hindi sila dapat maging proud dito. Dahil, bakit ka, remember guys, sa gobyerno, pag ang pera ay nilagay, okay? Pag ang pera sa gobyerno ay nilagay sa isang basket, may ibang baskets na hindi malalagyan ng pera. Okay? Ngayon, nilagay ko dito ang 2.066 billion na pera ng taong bayan sa basket na to. Okay? Pero, ang nagastos lang sa basket na ito ay ito. So, ano nangyari sa pera nito? Nandiyan nakatiwangwang. Okay? Nakatiwangwang. Mali ang konsepto na yan. Kasi itong perang nakatiwangwang na ito, dapat ito ay nasa mga serbisyo ng gobyerno na nangangailangan ng pera. For example, hospital. Maraming hospital. Ang mas mapapakinabangan ito, ito lang naman pala kailangan mo eh. Bakit nandito sa basket mo itong pera na to? Dapat ilagay ito doon sa basket na kung saan ito ay talagang gagamitin. Nagigets ninyo? Mali. Tingnan nyo mga kababayan po natin, ha? Ginipit ang umano'y CIF ng Department of Education na ginagamit para makontrol itong insurgency, itong recruitment na talagang totoong nangyayari. Kasi kita po natin, yung mga nagsalita sa Senado, so tinanggal nila. Kasi wala na umanong pera at kailangan sa West Philippines na budget, pag-upgrade ng mga gamitan po natin para maproteksyonan itong ating teritoryong pangkaragatan. Pero samantala, mayroon palang mahigit 2 bilyon na nakatinggang pera adyaan sa House of Representatives. Ginagawa nilang tanga ang mga Pilipino, mga kababayan po natin. Buti na lang, mayroon tayong access sa internet ngayon at nakikita natin kung magkano pa ang kanilang pera at kung magkano ang kanilang pondo. Ang tanong ngayon, dahil labisto sila, anong gagawin nila sa mahigit 2 bilyon na nakatingga dyan sa House of Representatives? Itong ginagawa ng Kongreso, eh mga putang ina ninyo. Ayusin ninyo yan. Oh, sasabihin nyo, hindi to fake news. This is kayo mismo ang nagsabi kung magkano pa lang ang nagagastos ninyo. Okay? So, meron kayong 2.066 billion na nakatiwangwang at ito lang pala ang gagamitin ninyo sa 2.066 billion. Ayan, hindi dapat ito nakatiwangwang at hindi nagagamit. Ang pera ng taong bayan na kinokolekta ng gobyerno, dapat ito ay inilalagay sa mga serbisyo na kanilang mapapakinabangan. Dahil nga, ang taong bayan ay nagbabayad ng buwis, hindi dahil for charity. Nagbabayad sila ng buwis para dahil ang binabayaran nila ay ang serbisyo ng gobyerno. Guys, sa travel expenses pa lang ng House of Representatives, may natitira, okay, natitira pa na 2 billion 26 million. Okay. So ngayon, sa gobyerno, ang konsepto
ang konsepto sa gobyerno, kung by budget na ibinigay sa'yo, dapat gastusin mo yan. Isang buwan na lang, matatapos na ang taon. So, meron pa kayong 2 billion, 26 million na nakatiwangwang sa travel expenses. Paano yung gagastusin ang 2 billion, 26 million in one month? Paliwanag nyo nga sa amin, saan mapupunta yan? Saan mapupunta yan? Diba? Kailangan, ipakita. Kasi nga, guys, kahapon lang sinabi na 39.7 million pa lang ang nagagastos. Ang laki pala ng sukli, ano? Kasi may 2 billion ang budget. Ang kanilang ginastos ay 39 million lang. Pinagmamayabang pa nila yan, mga kababayan po natin. Pero sila rin nagsasabi na kapag hindi ginagastos ang pera, hindi na umano bibigyan ng panibagong budget. Yan ang kanilang sinasabi sa mga plenary, sa mga budget ng ilang departamento at ahinsya ng ating gobyerno. Pero ang galing nila manita ng budget, magsalita, magtapyas, sila pala ang nagtatago ng pera, mga kababayan po natin. Alam naman natin kung saan mapupunta yan kung hindi ito na bulgar at posibleng mapupunta ito sa bolsa. Ang extraordinary expenses nga hanggang ngayon at tinatanong natin, mga kababayan, ay hindi pa rin nila nailabas ang kanilang resibo. Itong makabayan, si Castro, si Manuel, itong si Brosas, na miyembro ng makabayan kuno, ay dapat ilabas din nila ang kanilang resibo. Imagine mo, itong si... Ito, yung dating nakasuhan din. Itong si Franz Castro, nakakuha pala ito ng mahigit umano 100 million. Sinabi niya sa kanyang interview. Pero walang resibo na nailalabas. So, posibleng ginamit sa pundo nitong mga kaliwa at ginagamit sa pagre-recruit ng mga estudyante. Tingnan nyo, mga kababayan po natin, kung gaano kaano yung institution itong House of Representatives. Ngayon, ang ginagawa ni Martin, lahat, hinahawakan niya. Lahat, lumilipat na sa kanyang partido. Bakit? Para kontrolado niya. Kung mangurakot sila, lahat sila, di ba? Hati-hati. Walang magre-reklamo, walang magpapalabas ng mga isyu. So, ganoon ang diskartihan dyan, mga kababayan natin ngayon. Sila out of 2 billion and 66 million. So, ibig sabihin may natitirang 2 billion and 26 million. So, ngayon, isang buwan na lang, okay? Isang buwan na lang, so, 30 days na lang ang natitira para gastusin nyo yan. So, ibig sabihin, kayo sa House of Representatives, para maubos nyo yan, kailangan nyo gumastos ng 67 million, 67.5 million per day. Diba? So, ibig sabihin, kailangan ibalik nyo yan sa Treasury. At hindi lang yon. Hindi lang yon. Okay? Dapat ibalik yan sa Treasury kasi hindi nyo pa pwede sabihin savings yan. Kasi hindi yan savings. Okay? Yan ay pera na produkto ng maling planning. That's not savings at all. Ang kapal pa ng mukha nila na sa 2024, ang hihilingin nilang budget ay 1,399,000,000 sa kanilang travel expenses. Hindi naman talaga yun ang nagagastos ninyo. Ang nagagastos nyo lang ay wala pang 100 million. So, dapat maximum, ang ibigay lang sa inyo na budget sa travel expenses ay 100 million. May natira, gagawin mo siyang savings, tapos yung savings na yon gagamitin mo siya sa isang bagay. So, doon ang problema. Okay, legalized corruption. Nga ayaw ng dilaw eh. Ganito ang patakarang dilaw. Okay, tigilan na itong patakarang dilaw na ito. Dilaw na dilaw na dilaw kayong lahat. Mali ito. Maling-mali itong patakaran na ito. Ngayon, iaalay ko ang buhay ko. Kung sa tingin ninyo nagsisinungaling ako kahit sino man sa inyong congressman na ito, magbigay kayo. Ipasupinan niyo ako, uuwi ako ng Pilipinas para umupo na sa kongreso at sabihin ko sa inyo kung nagsisinungaling at sabihin niyo sa akin kung nagsisinungaling ako o hindi. Magandang challenge ito, mga kababayan po natin. At syempre, alam natin, hindi nila ipapasampina yan. Dahil kapag yan ang humarap sa House of Representatives na ko po, lahat sila mapapahiya, mga kababayan natin.
Mali kayo, mali-mali. Can you imagine ang actual expenses mo ng traveling, 39.7 million? Tapos ang hinihingi mong budget, 1 billion, 399 million? Oh, nasaan ang katarungan dyan? Malinis ba yan? Gawain ba yan ng hindi magnanakaw? Hindi nyo maluloko, ang mga maluloko nyo lamang dito ay yung mga binibigyan ninyo ng ayuda mula sa kinumpit ninyo sa taong bayan. Magbago na kayo, uy! 2023 na, yung Bangladesh, malalagpasan na tayo, pero kayo hanggang ngayon, ganyan pa rin kayo. Gusto nyo pa rin kumupit ng kumupit. Hindi ba kayo nahihiya? Ito namang mainstream media. Ayaw bardagulin. Eh, ito na oh. Obvious na obvious. Kasi kayo, baka nakikinabang din kayo sa kupit. Yun lang mga kababayan po natin. Malay natin. Kaya medyo nananahimik sila. At walang nagsasalita regarding sa issue ng pera, corruption, mga kaso ng congressman diyan sa House of Representatives. Walang ni isang nag-ungkat sa mainstream media mga kababayan po natin. Nahimik sila. So, alam na natin yan. So, basta't may pera, madaling mapatahimik. May ilang congressman nga na hinahangaan po tayo, mga kababayan po natin, pagdating sa mga isyu ng kriminal, mga investigasyon dyan sa House of Representatives, sa mga corrupt na official ng ating gobyerno, mga tiwaling pulis. Ah? So, napakaganda, napakagaling nila mag-interrogate, magtanong mga kababayan po natin. Pero nagulat tayo, napakasimpleng tanong lang. 1.8 billion nga ba ang travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez? Naku po, lahat sila umusok. At binosisi itong franchise ng SME 9 News. Alam nyo mga kababayan po natin, hindi natin pinopromote ang congressman na ito. Pero ito ang talagang isa sa inangaan ko. Kasi lumaylo siya sa issue nitong 1.8 billion na travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez at hindi siya sumama sa pagdinig. Alam niyo kung sino sinasabi ko, itong si Congressman Marcolita. Kasi alam naman natin mga kababayan, anti-corruption ito eh. So pag ganitong pera ang pag-uusapan at ayaw niya man siguro maipit, hindi na lang siya nagsalita. Si Congressman ako, pinangaan ko, dapat 'yun ang ginawa niya eh mga kababayan natin. Dapat total, wala naman siya talagang issue ng corruption. So, dapat naglaylo naman siya doon. Kasi, alam naman natin na mali naman talaga eh. Simpleng katanungan lang. Agad ang kanilang pinag-iinitan ng franchise ng isang media na nag-exercise ng press freedom. Yung malayang merkado ng pamamahayag maging sa mainstream media or maging sa social media, mga kababayan po natin. So para sa inyong update, para sa inyong mga komento at opinion, huwag kalimutan mag-iwan dyan sa ating comment section. Medyo naghang na ang ating video, kaya hanggang dito na lang siguro, mga kababayan po natin. Maraming salamat at hanggang sa muling update po natin. Ingat po.